Ilang araw na lang at mukhang mapapadali ang paglipad muli ni Kai Sato patungong US dahil sa dami ng mga NBA teams na gusto siyang makikita sa kanilang mga workouts at minicamps. Very encouraging sign na kahit nandito pa si Kai sa Pilipinas ay pinaplansya na ng Wasserman ang kanyang schedule sa kanyang ultimate NBA tryout. This year na talaga ang pinaka-target ni Kai na makapasok sa NBA. At kahit hindi man sabihin ni Kai at ng kanyang kampo, very crucial ang kanyang pagsali sa mga NBA workouts and minicamps ngayong taon dahil ito na ang pangatlong pagkakataon at pangit naman na sa pangatlong pagkakataon ay ma-reject pa rin si Kai ng NBA. Kaya makikita naman natin ang paghahanda niya na halos wala ng pahinga ang ating idol. Isang patunay ito na seryoso talaga si Kai na makakuha ng isang guaranteed NBA contract this year. Pero wait, bakit nga ba maraming bashers si Kai? Well, kahit sinong napaka-popular na personality, ay katambal na talaga ang mga bashers. Pero what the bashers did not realize, ay nung nagpa-draft si Kai Sotto, ay 19 years old pa lang ang ating idol. At dahil isang homegrown Pinoy si Kai, ay iba ang kanyang genes compared sa mga American, African, at European players na kahit 19 years old pa, ay malalakas na ang mga katawan at likas na sa kanila ang maagang mag-mature ang kanilang katawan. Unlike Kai na isang purong Pinoy at mabagal ang maturity ng katawan, especially when we are talking of a legit 7-3 player na kung saan hindi araw-araw makikita natin dito sa Pilipinas. Pero ngayong 22 years old na si Kai, ay slowly but surely ay bumibigat na ang kanyang timbang and now at around 150 pounds na siya at meron na siyang mga muscles at lumalakas na ang kanyang upper and lower body. Kaya sa isang training video na pinakita ni Kai, ay doon natin nakikita kung gaano na siya kalakas. Wala siyang patawad sa kanyang ama at binangga niya ito ng maraming beses na walang pantapat sa power and strength ni Kai. And Ervin Sotto is not a small guy. Napakalaking tao rin at napakatangkad, pero pinaglalaroan lang ni Kai using his newfound power moves. Ang lakas ni Kai ngayon ay maihahambing natin sa lakas ni Giannis Antetokounmpo sa NBA, na kung saan nung bata pa ay napakanipis rin ni Giannis, but look at him now. Ganito rin ang mangyayari sa katawan ni Kai in the near future. Malaki na kasi ang kaibahan sa katawan ngayon ni Kai compared nung nasa Adelaide 36ers pa siya na kung saan napakanipis pa nito at ngayon ay bumibigat na at lumalakas pa. Kahit sa Japan B League ay pinakita na niya ang kanyang mga power moves sa maraming mga pagkakataon ay umatake na si Kai using his body to set him up for a shot or a dunk. Napakagandang arsenal ito ni Kai pagdating niya sa NBA dahil siguradong magiging unstoppable siya kapag maipagpatuloy niya ang pagpapalaki ng kanyang katawan. One can just imagine when Kai Sotto turns 25 years old kung gaano nakalaki ng kanyang katawan kung araw-araw ay ipagpatuloy niya ang pagpapalaki nito. With all his skills at mataas pang potential ay siguradong makakuha na si Kai ngayong taon ng isang guaranteed NBA contract. He is too tall, too skilled, too high the potential, and now too big and too strong to pass up. At ang Gilas ay pwedeng manalo versus Latvia and Georgia sa Olympic qualifying tournament mainly because of the presence of Kai na si Coach Tim Koh na mismo ang merong malaking tiwala na magagawa ni Kai. Tiwala si Coach Tim Koh na sapat na ang experience ni Kai playing bigger guys sa Adelaide at playing American imports sa Japan. At dahil dito, tiwala si coach na kakayanin rin niya ang mga big men ng Latvia at Georgia. At balitang NBA naman. Luka Doncic, PG Washington, hinatak ang Dallas Mavericks sa West Finals. Tinapos ng dalawang free throw at sinadyang sablay ang pangatlong tira ni PG Washington para sa rally ng Dallas Mavericks mula 17 point down para itumba ang top-seeded na Oklahoma City Thunder sa score na 117-116 sa Game 6. Tinapos ng 5th-seeded Dallas Mavericks ang series
sa American Airlines Center sa 6 na laro at balik sa West Finals at harapin nila ang winner ng Denver, Minnesota. Nilista ni Luka Doncic ang pang-apat niyang triple-double sa season na merong 29 points, 10 rebounds, 10 assists para sa Dallas at may tig 22 points sina Kyrie Irving at Derrick Jones. Naka 9 points lang si Paige Washington lahat sa fourth quarter kabilang ang panabla at go-ahead 3 bago ang winning free throws. Naiwan hanggang 17 points ang home team sa third quarter bago nakabalik. Sa final seconds, inatake ni Luka Doncic ang basket bago binatuhan si Paige Washington sa sulok. Nag-pump fake si Washington at kumagat naman itong si Shai Gilgeous-Alexander. At sa pag-angat ni Gilgeous-Alexander ay saka bumitaw ng tira si Washington, tapos ang bola pero may pito ng foul. Nag-challenge dito ang Oklahoma City pero unsuccessful ito. Kita sa replay na may contact si SGA sa braso ni Washington. Kalmadong ibinaon ni Washington ang unang dalawang charities para agawin ang unahan at isinablay ang pangatlo dahil nawala na ng timeout ang Oklahoma City pagkatapos ng challenge. Katiting na lang, 2.5 seconds ang natitira sa laro. Binigay ni Chet Holmgren ang bola kay Jalen Williams pero malayo na sa target ang desperation shot nito bago lumagpas sa midcourt. It was a clear as day foul. I obviously would not have challenged it and held the timeout. Even if you advance the ball with 2.5 seconds at a deficit, your chances are very low. Yan ang sabi ng Thunder coach na si Mark Dignault. Nawala ng saysay ang 36 points, 8 assists ni SGA at 22 markers, 8 dimes ni Jalen Williams at 21 points pa ni Chet Holmgren para sa OKC Thunder. May 20 seconds pa sa laro. Sa huling pagkakataon ay inagaw ng OKC ang lead sa 116-115 sa daktak ni Chet Holmgren. Pero sa huli, naipanalo ng Dallas Mavericks sa 117-116 ang laro. Habang ang Boston Celtics Center ay inaasahang absent sa simula ng East Conference Finals. Inaasahang hindi pa rin makakasama ng Boston Celtics sa simula ng finals ang kanilang center na si Kristaps Porzingis. Patuloy pa rin kasi si Kristaps Porzingis sa pagpapagaling mula sa natamo nitong injury. Boston Celtics center Kristaps Porzingis expected to remain sidelined for the start of the Eastern Conference Finals on Tuesday and Thursday. Yan ay ayon kay Adrian Wojnarowski ng ESPN. Malaking tulong para sa Boston Celtics si Porzingis noong regular season, may average ito na 20 points and 7.2 rebounds. At sa pagkawala ni Porzingis, si Al Horford muna ang ginagamit na big man ng Boston Celtics sa kanilang playoff run.